Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng kaho. At itong kaho na to ay bukod dun sa calcium sulfate, meron ho itong cornstarch at potato starch para medyo maganda ang ano niya, ang pagbuo niya. Saka ipakikita ko na rin ho sa inyo yung paggawa ng ng sago. Kasi yung sago medyo matagal-tagal gawin, saka medyo may komplikado gawin eh. Yan o, pakikita ko sa inyo. Yan o, ito ay 500 grams ho to, nung ibinabad ko kagabi. Nung hindi pa naibabad 500 grams. Ang tubig niyan sa 250 ay 1 liter, bali 2 liters ang tubig niyan. Ako tayong tubig. Ya, dito lang naman sa tap na lang. Bali 2 liters, bali 4 nito. No, 500 grams, tapos 2 liter na tubig ang kailangan para i-grind siya. Ngayon, tatansyahin lang ako. Tinatansya ko na lang kung ilan ang tubig. Basta lahat yan, dapat ganyan. 2 liters siya, tapos 500 grams na soya beans. I-grind natin. Yan ako, tinatansya ko na lang yung yung tubig niya saka yung niya, yung beans niya. Basta kailangan lahat 'to. Eh yan lang ang tubig niya. Mga dalawang siguro 'to. Dalawang 300 grams siguro. Pwede na yan. Dalawang 250 grams. Ayan, another 2 minutes dito. Ayan, milk na siya. Pipigain na lang yan. Dahil pang konti rin talagang konti tubig siguro. Kaya nga lahat sa loob eh. Konti lang naman. Ayan lang sa loob. Ayan. Yan na. Ang ngayon, yung pagpiga na. Dali lang naman yan. Ito ko sa inyo yung pagpiga. May katsako dito eh. Meron kasi ako dito yung katsaya na. Yan, may isang bowl dyan. Tapos yung bowl yung sa kabila. May piga lang naman yan. Ayos ko itong Ayan. Hala. Madali. Yan, basta ihawakan nyo lang mabuti yan, yung mga kanto-kanto. Ganyan lang ginagawa ko, yung mga kanto-kanto, hawakan mo yan. Siguruhin mo lang na walang lalampas. Yan, ganyan lang yan. Sabi mo lang ganyan. Ang pag-ano ko dito, pinipiga ko na lang na ganyan. No? Kasi mahirap pagpigay, may isang buwan laki. Yan, no? Parang lamukusin nyo lang ilalim na gano'n yan. No? Yan, madaling lumabas pag ganyan. Dito lang ang piga yan. No? Pag mamaya, pag medyo malapit na sa kanyo na pilipitin, piga-pigayin nyo lang muna sa ilalim kasi mahirap din lumabas pag ito. Yung kasi yung cheesecloth, parang magaspang dahil maraming lumalabas na hindi siya pino, ito pino to eh.
talaga yung milk niya yan. Ito lang naman ang ano nito eh. May nabibili kasi akong ano, yung soya drink sa Spring Bell. Yun po pwede yun, yung Fortune. Pag gusto mong madalian, yun po pwede yun eh. Okay din yun, kailangan i-ano mo lang mabuti. Medyo matagal-tagal lang pang simmer niya dahil ano eh, para mabawas-bawasan yung tubig. Dahil drink lang yun eh. Soya drink. Yan. Taka. Yan na. Bigyan na natin. Ayan o. Natapos na din. Napiga ko na. Pero pagkatapos niya, tatanggalin niya itong ano, itong parang foam. Yan ang tatanggalin niya sa ibabaw. Ayan o, tatanggalin ni iskimin lang itong ano, itong mga parang bula. Tatanggalin lang natin yung mga parang bula. Yan na, tanggal na. Eh, yun na, tanggal na yung karamihan. At titignan na lang natin iba mamaya. Papakuluan na ho natin, ang dahan-dahan lang muna. Yan na, pakukuluan na natin. Pero mahina lang ho ang apoy. Hindi yung pang ano talaga. Ang kulo. Dahan-dahan lang yan. Hindi kailangan na malakas ang apoy niyan. Kasi masusunog yung ilalim. Mag-iiba lasa. Yan, mahina lang yung apoy. Hanggang pakikita ko sa inyo, pag may parang may film na sa ibabaw, yung pupwede na yun. Matagal-tagal din yan. Duro, mga isang oras din yan. Tignan natin. Yan o, medyo halo-halo lang. Hindi naman lagi, pero misyan-misyan lang. Kasi nasa low fire naman yan. Eh habang iniintayan, gagawa tayo nitong ano, yung tapioca pearl, yung pinakasago niya. Yan o, habang naghihintay tayo dito sa taho, pwede naman tayo magpakulo ng tubig para dun sa sago niya. Kailangan talaga yan yung kulong-kulo bago nyo ilagay yung ano, yung tapioca pearl, yung sago. Yan, hintayin lang natin kumulo. At pa minsan-minsan no, tatanggalan nyo ng ano, yung ano, yung mga bula. Yan. Tagay natin bula. Kasi mas gusto ko itong kahoy na ano niya yung ilalim eh. Kaysa dun sa ano, ito ano kasi yung ilalim niya, diretso. Ganyan-ganyan lang, ano lang. Halo-halo lang konti para hindi masunog yung ilalim. Yung matamis, madali lang naman yung pakulo lang ng tubig na may asukal. Okay na yan. Kahit na yung maganda, masarap yung may ano, may panutsa. Yun na masarap. Pero asukal na pula pwede rin. Gawa tayo mamaya. Ano, laging ganyan, may parang bula yan, kaya titignan nyo, tatanggalin nyo yan. Yan, hindi pa kumukulo yung tubig natin, maya-maya na lang. Yan o, ang gagamitin natin nalagyan itong rice cooker, yung lumang rice cooker. Ano to? 1 liter to. Yan. Makikita nyo, 1 liter yan. Yan. So, 2 liter yung ano natin. Yung tubig natin. Ang dapat dyan, ano, isang calcium sulfate. At nakikita ko sa inyo. Ano ang sukatan natin? Teaspoon.
Ito, yan o. Isang, yan, pakikita ko sa inyo. Isang, yan o. Yan, isa, yan, calcium sulfate. Yan, isa lang yan. Isang teaspoon. Tapos ang potato starch, dalawang teaspoon to. Isa. Dalawa. Tapos ang corn starch, isa lang. Yan, isang corn starch. Yan o. Tapos yung inap lang na tubig para matunaw siya. Ito tayo ng tubig. Inap lang para matunaw siya. Diyan. Yan, mga ganyan lang. Oh. Siguro mga ano lang to. 75 mil, gano'n. Ano lang, tutunawin lang yun dyan. Basta tatandaan nyo, yan lang naman mahalaga dyan eh. Sa calcium sulfate, isa sa potatoes, isa sa corn starch, dalawa sa potato starch. Yan lang ang ano yan. Kailangan ng haggis nito medyo, ano, medyo mataas ng konti. Para mahalong mabuti. Makikita nyo itong ano, itong, yan o, makikita nyo itong ano, itong pinapakuluan natin. Ayan na, may skin na siya. Ayan o. Kung makikita, patayin ko muna ito para hindi maingay. Ayan. Kung makikita niyo ibaboy niya, ayan o, may skin na. Ayan o, may skin na siya. Ayan o, yan ang skin. Ayan o, may skin na. Ayan o, yung skin. Ayan. May skin na ho siya. Ayan o. Okay na ho yan. Pag ganyang may skin na, okay na yan. Pwede na yan. Makikita niyo naman sa ibaboy yan, eh, parang may skin siya. Yan, okay na naman yan. Tapos itong ano natin, dito natin ibababa. Sa baba, para medyo ano, taas-taas. Yan, yan yung ano natin. Yung ating... Ito na sa iba, yan. Ang nakita nyo yan. Kasi 1 liter yan, 1 liter lang. Yung sukat ko lang, 1 liter lang. Yan o, kagandula ako sa guhit sa pang 1 liter lang. Yan. 1 liter lang ho yan. Tatakpan nyo lang. Pero kung ano, tanggalin yung bula. Kasi hindi pa naman ano, pwede patanggalin yung bula. Mabilis kasing gumawa ito eh. Medyo takpan muna natin. Yan ang makikita nyo. Nag-ano na siya, paset na siya. Yan o. Nakikita nyo mamaya. Ganyan, yan. Basta yan lang ang, ano, ang kailangan, ano, importante yung sukat yan. Tatlo na yan. Yan ang dinagdag ko sa, ano, yung potato starch, corn starch. Dati ito lang ang ginagamit ko. Pero mas maganda pala meron yan. Yan, ganun din ho ulit. Dahil meron pang 2 liters yun eh. Kaya kailangan pa natin ng, ano, ano naman, isang calcium sulfate. Yan, calcium sulfate yan. Isang calcium sulfate, isang teaspoon. Dalawa nitong potato starch. Yan, potato starch po yan. Dalawa niya. Dalawang teaspoon. Saka isang teaspoon na corn starch. Tapos lagyan niyo lang ng mga ilang mil na tubig. 75-70, gano'n. Ano, masyadong marami. Parang matunaw lang yung ano eh. Yan. Yan, halo lang yan. Tapos
ni Joey, ganyan nyo lang. Kasi ito, more than 1 liter naman to, sa tingin ko, kaya kaya niya itong ano. Kaya-kaya ng... Ayan, ayan. Pero ayan. Kita ko sa inyo ayan. Ayan o, 1 liter pa to eh. Alam, medyo itaas na lang ng konti yung buhos para mag-ano silang mabuti. Mag-mix ba? Yan o, tapos takpan nyo lang. Medyo may bula yan, pero bayaan yun. Yan. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano ganyan. Anong resulta niya. Ayan, kumukulo na ho yung tubig natin. Eh, ilalagay. Ganyan kailangan pag nilagay nyo itong ano, yung tapioca pearl. Ano to? 400 grams. Ayan. Yan, ganyan kailangan kulong-kulo. Kumukulo talaga. Saka nyo ilalagay. Huwag nyo ilalagay ng ano yung tubig. Malamig, hindi po pwede. Hindi, ano, hindi magiging ano, successful. Ganyan lang, ho. Patayin sa sandok. Ayan. Iintay nyo lang mag-ano ng konti mamaya. Kahit na konting ano lang muna. Halo ba? Huwag halo ng halo. Konti lang. Ayan. Mamaya pakikita ko sa inyo. Mga tatlong beses kung ganito to. Tatlong beses na kulo-kulo. Yan, yan. Ito yung una. Unang kulo. Yan o. Habang iniintay naman natin yan, dito naman tayo sa ano, sa yung syrup niya. Yung matamis. Ang pwede naman gamitin itong dark brown. Sa brown sugar. Ang dark brown para medyo ano lang, medyo dark lang ng konti. Isa natin. Yan, depende sa tamis na gusto nyo. Kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Pero ako dadagdagan ko ng konti dahil marami itong ano eh, marami yung sago, itong ano, itong tao, marami. Kaya dadagdagan ko na itong asukal. Dadagdagan ko na itong asukal na pula. Ito, hindi lang brown to, dark brown ho to. Maraming klase yan ito, dark brown ho. Tapos itong isa, brown lang. Ayan. Pero ito, dark brown. Para medyo maitim ng konti. Medyo tansyahin nyo lang naman. Ayan ako, dahil marami yung ano, dadagdagan ko na. Yung mga ganyan, ano tubig lang, hindi, huwag nyo nang marami yung tubig kasi pag dinamihan nyo yung tubig, mas matagal ang kulo. Ang ginagawa ng iba, yung pinagkuloan yung ano, yun ang nilalagyan nilang tubig para malapot. Ako ganyan lang tubig, tama na yun. Para hindi matagal ang kuloan. Kasi madaling lumapot pag ganyan eh. Mamaya, lagyan natin ng konting sabaw ng ano para medyo lumapot. Yan na naman kailangan lapot matamis. Yan o. Mababayaan lang natin kumulo ng kumulo yan hanggang parang mag-ano siya, maging syrupy na yung ano na siya, malapot ng konti. Kung gusto niya naman, yung sabaw nito, ilagay nyo doon. Pag malapit-lapit na para medyo malapot-lapot siya. Ganun yung ginagawa ng iba. Yan, medyo hahalo-haloin nyo lang paminsan-minsan. Kung makikita nyo, yan, palapot na yung sabaw niya. Yan. Palapot na yung sabaw niya. Yan ang nilalagay nila dyan sa asukal para medyo malapot pag nilagay nila. Pero dahil pambahay lang naman tayo, hindi naman kailangan ng ganun. Starts lang yan. Mamaya-maya pa konti. Pag ano na ako, pag yung paligid niya may puti-puti na, pwede nang i-stop. Sa ngayon, hindi pa. Maya-maya pa. Eh, hindi na umaano ko sa oras to. Eh, kaya kailangan tinitignan eh. Titignan nyo yung mga butil-butil niya kung medyo may nakapaligid ng parang transparent. Siguro, mga ano yan, mga 1 hour siguro bago mag-ganon yan eh. Pero ako tinitignan ko na lang kasi. Kaya natitignan natin. Nahalo nyo lang konti-konti lang. Umikan-ikan.
Pero pag ganyang medyo malapot-lapot na yung sabaw, yan na, ano na yan, malapit na yung palitan ulit yan. Ayan o, kung makikita nyo yung maliliit, kaya parang mag-ano eh. Kung titignan nyo yung maliliit, may mga parang film na siya na ano, na transparent sa paligid yan o. No, kung nakikita nyo yan o. Parang ano na siya, yung paligid niya may ano na, may transparent na yan o. Kaya pakita ko dito sa walang ano. Pakita ko sa inyo isa. Yung isa na may transparent na. Yan o, dito, para makita nyo. Yan o. Yung isa na yan, titignan nyo, may transparent, translucent na sa paligid niya. Yan o, translucent na yung paligid niya. Yan o, pag translucent na yung paligid niya, tigil na. Yung unang kululang po ito. Transparent na yung unang paligid nung tapioca pearl. Tama na muna ho yan. Tapos babanlawan ho yan. Yan. Yan, ano na yan. Tulog-lug na. Para lumamig-lamig na. Tapos magpapakulit ang tubig. Yan, medyo papalamig na yan. Makikita nyo, yung ibang paligid, tulad yan, makikita ko sa inyo isa. Para, ano nyo yun, ayan o. Kung makikita nyo, ayan o, may puti-puti na siya, ayan o. Parang translucent na yung iba. Ito, ayan o. Isa na yan, ayan o. Translucent na ito. Ito sa lugar. Ayan o, translucent na ho yung paligid ng iba, ayan o. Tama na ho yun, pag ganun. Tapos medyo palamigin nyo lang konti. Lagyan nyo ng tubig na malamig. O palamigin nyo. Pero ako tubig na malamig. Tapos yan, pakulit ng tubig. Pero ang tip ko lang po sa inyo, pag magbubuhos kayo ng tubig dito sa ano, yung mainit, to, mainit na mainit yan, huwag nyo hong idediretso, isara nyo muna. Para hindi dumire-diretso at baka maano yung elbow niya sa ilalim. Baka mag-leak. Kailangan palamigin nyo muna ng konti itong tubig na to. Huwag nyo idediretso yung nakaano. Kasi lalamig naman kagad yan. Yan. Yan o. Papakulo ulit. Pangalawa na ho to. Pangalawang kulo. Pangalawang papakuluan. Yan. Ito na ho yung ano, medyo meron na sa mga konti-konti sa paligid niya. Ayan na yan. Pangalawa, hanggang pangatlo ho yan. Tapos i-stop, tapos i-ano ng overnight, babad ng overnight doon sa pinakuluan niya, pangatlo. Pero dito sa asukal, tatanggal-tanggalin niyo rin yung asukal. Itong mga yan, yung mga, ayan. Tatanggal-tanggalin niyo rin yung scum. At iintay natin kung luto, tapos ilalagay ulit natin yung ano, yung sagot. Habang iniintay natin tong syrup. Yan, tapos na itong ano, itong syrup natin. Iintay na lang natin itong ano, itong pangalawang lagay ng sagot. Ayan, ano na, okay na itong ano, itong syrup. Yan ako, titignan niya, mapingtab na dahil ano na, meron ng mga ano sa paligid. Yan ako, ito na yung pangalawang ano, pangalawang kulo. Pangalawang ano na ho ito, pangalawang kulo. Medyo hiwa-hiwalay nyo lang kote, kaya nagdidikit-dikit yan.
Konting halo-halo lang para hindi lang nakadikit sa ilalim. Yan, pangalawa na ho yan. Mamaya makikita natin pag lumabas na yung mga transparent sa ano, sa mga paligid niya. Yan o, pangalawang ano na to. Pangalawang kulo na. Kung makikita nyo, yung iba transparent na. Yan o. Yan yung iba. Ano na siya, yung translucent na yung iba. Yan o. Pero hindi pa ho yan. May pangatlo pa yan. Yan o. Translucent na siya yun. Yan yung iba, titignan yung iba yun. Yan translucent na. Yung halos kalahati niya, translucent na yun. Pero hindi pa ho yan. May ano pa yan. May isa pa. Tapos magre-rest pa yan. Iano ulit natin. I-de-drain ulit natin. Yan, ma-process lang talaga to. Maano lang. Trabaho lang. Yan, ano lang. Ganun na naman ulit. Anin natin yung... Yan. Gasa natin. Kung titignan niyo mabuti, yung makikita niyo rito, ayan o, ano na, halos yung iba, eh ano na, lampas na sa kalahati yung translucent niya, ayan o. Gano'n naman. Ayan, tignan niyo, dito, ayan. Ayan o. Halos yung, kunya, tignan niyo itong isa na to, eh ano na, lampas na ng halos kalahati na yung translucent niya, ayan o. Pangalawa ko yan, may pangatlo pa. Yan, gagawin pa natin yung pangatlo. Tingnan nyo, medyo ano na eh. Ano? Medyo translucent na siya, half na yan. Lalagay na natin, pangatlo na to. Pangatlong, ano, pangatlong lagay na. Yan. Pangatlo na to. Pero titignan nyo, pero halfway na yung ano, halfway na yung lumabo ah. Yan, titignan nyo, halfway na yung ano niya. Hindi natin limilis ang konti. Yan. Matitignan nyo, halfway na yung ano niya, yung translucent niya. Ito, last na to. Tapos iiwan dito ng kahit magdamag, pwede na yan. Yan. Papakuluin lang muna ulit natin, mga siguro 30 minutes. Papakulo ulit, tapos iiwanan na yan. Yan o, tapos na. Napalamig ko na ng konti. Nakita ko na sa inyo, itsura niya. Yan, kita niya, puting-puti na. Yan. Talagang sago na siya. Yan na ho yung, ano, yung tapos niyan, sago na siya. Ngayon, para hindi ho magdikit-dikit yan, papakulo kayo ng konti tubig. Yan, para naman ho hindi mag, ano, kasi mamumuo yan eh. Pag pinabayaan yan, ayan o, ano na o, sago na. Pero pag pinabayaan yan, magdidikit-dikit ho yan. Kaya ang gagawin dyan, papakulo kayo yung tubig, lalagyan nyo ng asukal. Pwede kung gano'ng karaming asukal gusto nyo. Pwede rin namang marami-rami. Yan o, lalagyan ko ng asukal na puti. Huwag na yung pula yung puti, kasi puti yung sago eh. Pwede na yan. Ano lang ho ito, tutunawin lang yung asukal. Kahit na hanggang matunaw lang siya. Yan ho ang muling process nito kung tatagal nyo yung sago. Ayan o, tunaw na yung asukal.
Try na yung suka loko na sa kanya, ibalik ulit yung ano, yung sago. Yan. Yan, may tamisu yan. Ngayon, hindi ho magdidikit-dikit yan. Habang, kunyari, i-imbak nyo ng konti, yan. Hindi magdidikit-dikit yan. Kasi pag hindi nyo ginanya, magdidikit-dikit yung sago, magiging buo yun. Yan, kailangan may sukal sa may tubig. Yung iba, hinahalo na yung puti po, pwede rin naman. Yung sauce niya. Yan. Ito na yung ano natin ngayon. Niluto natin. At maglalagay tayo sa lalagyan. Parang almusal. Ayan o, ito na ho yung taho natin. Tignan nyo, talagang ano siya, ma-prim siya. Ayan o. Talagang ma-prim ang ano niya, ang pagkakataho niya. Kasi yung gulaman, pwede rin yung kaya lang malambot. Yan na, yan. Sige natin ang konting, ano, konting matamis. Tapos sago. Tingnan natin kung ito yung ito. Yan, yan na ho yung ano natin, yung sago. Yung taho na may sago. Yan na, lalagay ko sa baso para mas maganda. Dito para makita nyo yung loob. Yan. Wala kasi akong pangkuha na ano eh, katulad ng ginagawa ng mga magtataho eh. Parang maliit na manipis na manipis. Ayan. Ganyan lang ang paggawa ng taho. Yung sago medyo matagal lang dahil ino-overnight para maging clear talaga lahat. Yan na. Lalagyan natin ang ano, ang sago. Sarap, maraming sago eh. Tapos lalagyan natin ang ano, ng matamis. Ayan ho. Ito yung sago natin. Yung taho na may sago. Ayan. Pero medyo maganda-ganda sa yan. Maganda pag nasa baso yun. Ano yan? Yan ang ano natin. Taho with sago. Ayan. Medyo yung sago lang medyo matagal. Ayan. Dalawa ko yung ginawa ko. Naka-firm talaga yan. Eh. Pwede nyo rin iinit yan. Eh. Taho with sago. Maganda sana kung itim yung sago. Eh. Kitang-kita yan. Ayun yung nasa bawal. Ayan o. Sige o. Maraming salamat sa panonood at medyo napuyat din ako kagabi dito para ipakita ko lang sa inyo itong sago. Sige ho, maraming salamat. Sana huwag kayo magsawang manood sa pinakikita ko sa inyo.